labing ito ng Nobyembre, 1869, binuksan sa panlaitigang talakanan ang Swiss Canal. Na nagbibigay daan sa pagkuskong ng nasyonalismong Pilipino. Paksa, aralin pangalawa sa ikapat na markahan mga salig na nagbigay daan sa nasyonalismong Pilipino tulad ng pagbukas ng Swiss Canal, pagkakaroon ng liberal na pinuno at pagkuskong ng panggitang guri. Kung saan ang aralin ito? Sa aralin ito, inyong matatalakay ang mga salig na nagbigay daan sa pagkuskong ng nasyonalismong labing ito ng Nobyembre, 1869, binuksan sa panlaitigang talakanan ang Swiss Canal. Sa pagbubukas ng kanal na ito, higit na napadali ang pag-angkat ng talakad at pagdating ng kaisipang liberal mula sa Europa, patungo sa ibang panig ng daigdig na taikli ng isang buong paglalakbay mula sa Europa patungo sa Maynila. Buksan ang pangunahing daungan ng Pilipinas sa panlaitigang talakanan noong ika-19 na taon at nagsimula itong umunlad. Mga pangunahing daungan sa Pilipinas sa pamalaang kolonyal ang talakanan at lamang ang itinuturing na tatanggap-tanggap na talakanang panlabas ng Pilipinas. Ang lumaon pinayagan ng pamahalaang kolonyal na buksan ang ilang bahagi ng bansa para sa pakikipagpalitan ng produkto sa ibang bansa. Noong 1834 ay ganap na binuksan ang daungan ng Maynila sa Kalakalang Panlaitig. Binuksan na din ang daungan ng Swal sa Pangasinan noong 1855 at narin ang Iloilo at ang Zamboanga noong 1855. Daungan ng Cebu naman ay binuksan noong 1860 at ang Tacloban at Legazpi ay binuksan noong 1873. Kunsod nito, maraming dayuhan tulad ng mga English, French at German ang nagtayo ng mga bahay karangan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Pangat ang pagbubuhay dahil sa mga makabagong teknolohiya sa transportasyon at komunikasyon. Sistema ng transportasyon at komunikasyon. Ipinakilala ang mga bagong sistema ng transportasyon at komunikasyon sa Pilipinas. Bahagi ito ng patakarang ekonomiko ng Spain sa Pilipinas upang mabilis makarating ang mga talakad mula sa mga lalawigan patungo sa iba't ibang panig ng Pilipinas at sa panlaitigang pamilihan. Itinayo ang unang parula sa Pilipinas sa bungad ng Pasig River noong 1846 upang magbigay babala sa mga dumaraang malalaking sasakyang pandagat sa Manila Bay. Pinasinayaan naman noong Nobyembre 24, 1872 ang unang release sa bansa, ang Ferrocarril de Manila o Manila Dagupan Railway. Noong 1872 ay napasimulan ang paggamit ng Trantea sa ilalim ng Kumpanya de los Trantellas de Pilipinas ang kauna-unahang suspension bridge sa Asia, ang Puente Colgate, kasalukuyang Quezon Bridge. Idinisenyo ito ng tanyan na si Gustave Eiffel na siya ring nagdisenyo ng sikat na Eiffel Tower sa Paris, France. Paliwanag ang buong Maynila sa pagkatatag ng La Electricista de Manila noong 1870. Binuksan ang serbisyo ng Koreo sa pagitan ng Maynila at Hong Kong noong 1884.
lumipas ang isang taon sumunod ang serbisyo ng telegraph noong 1873, naiuglay naman ang Pilipinas sa ibang bansa gamit ang kable. Noong 1880, nagtamasat ng serbisyo ng telepono ang tagapaynila. Noong 1890, ang ulat at umuhay noong 1900, lumitaw ang unggit ng uri bilang bagong pangkat ng lipunan. Sila ang mga pamilyang umaman dahil sa pagbabagong pangkabuhayan sa Pilipinas. Ang mga ilustrado ay mga miyembro ng gitnang uri na nakapag-aral at nakapagnanakbay sa Europa. Sila ay nangunan sa moderno at liberal na pamumuhay sa kanluran at pinamahalaan nila ang paghihiling ng mga reforma mula sa kumalaang kolonyal ng Pilipinas. Noong ika-19 ng Setyembre 1868, sumiklab ang himagsikan sa Spain. Gumanito ang pagpapalit ng pamamahalan ng Spain mula sa kamay ng mga konserbatibo tungo sa liberal. Sa panahon ito, ipinadala bilang bagong gobernador general sa Pilipinas si Carlos Maria de la Torre. Nakilala si gobernador general Carlos Maria de la Torre bilang isang liberal at progresibong pinuno, at karamihan sa kanyang mga patakaran at aksyon ay madugod na tinanggap ng mga gitnang uri at mga ilustrado. Hanggang ipinagama ang sa nasyonalismong Pilipino tulad ng pagsusukat ng Swiss at iba pa. Sa mga di pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na rin at mag-subscribe kay Mitty Lesa. Maraming salamat, Mami Tessa Kitchen and Love Channel is part of Triple R Channel. Guys, please support and connect my members, Mami Tess Kitchen and Love Channel. Thank you very much. God bless. Maraming salamat sa aking bagong member. Sa inyong tiwala na sina Mon Jamil at Olive Channel, please support guys ang kanilang mga channel. God bless sa lahat. Maraming salamat at sukran sa ating bagong member na Iranon Vlog. Sa inyong tiwala, kaya guys, pa-support po kay Iranon Vlog. Maraming salamat sa aking bagong member na si Darcely Mixlog. Sa inyong tiwala, kaya guys, pa-support naman po kay Darcely Mixlog. Maraming salamat sa aking bagong members. Please support guys ang aking bronze member, Bert Lambuho, at silver member, Rem Videos.